Hello guys, good morning. Nakakasilaw pala yung ano, yung lugar ko. Guys, narito ako ngayon sa ano, Kainta, sa Asenta. Actually, nakilala ko yung agent dito nung nagsimba ako sa Antipolo. Dahil nag-o-offer sila ng condo. Yung pinakamurang condo sa Kainta. Actually, 2 years ago, dito ako nagpunta. Kasi syempre, ambisyoso ako. Nangangarap lang ba? Hindi naman masamang mangarap. Nangangarap ako na magkaroon ng condo. Syempre, ano pang gagawin sa pera kundi mag-invest. So, gusto ko sana mag-invest dati ng condo dito sa may Kainta. Ito yung office. Pumunta ako dito noon 2 years ago. Dito yung office. Actually, maganda. Dati wala pang ano, wala pang nagbi-build. Pero ngayon, meron na. Malapit na nang matapos yung isang building. Ayan, malapit na nang matapos. Ang ganda naman yung lugar. Oy, may mga mangga pa dito, may mga bunga. Dito gagawin pa yata yung, ewan ko anong gagawin dito, kalimutan ko na. Pero malalaman natin mamaya kung anong gagawin dito. Become the best, diba? The best version of yourself, sabi niya. Meron din siyang ano, gym, meron din siyang swimming pool. Meron din pang bata at saka pang matanda. Sabi nga niya, oh, Hacienda Slave, your pocket of your paradise. Ibig niyang sabihin, ano, kung may pera ka, pwede ka mag-invest. Kasi nung, ano, nasa Singapore ako, syempre, OFW, gusto kong uuwi na may ipon. Kahit walang pera, at least may investment. Kasi pag hindi ka man titira dito sa condo, at least maiparent mo. Actually, may ano, nakuha akong bahay dati sa, dati. May nakuha akong nauna, I mean, naunang bahay doon sa Cavite, sa 13. Actually, nakita ko din yung mga agent doon nung nag-offer sila ng pre-selling sa Singapore. 10 years back. Actually, hindi na 10 years back. 15 years back siguro. More than 10. Kasi 16 years ako sa Singapore. And then, yung bahay ko, nakabayad na ako ng more than 13 months. 13 years na ako doon. So, kasi nung 5 years na nagbayad ako doon, tapos akala ko nawala na yung bahay kasi binenta ng ano, binenta ng unang company noon, tapos binenta kay Lucky Prince. Tapos, so after 5 years, nakita ko yung ano, bahay, yung na-handover. So now, pinaparent ko yun. So, parang na ano din ako na mag-encourage ko kayo na magkaroon ng investment. Kasi, proven it to myself na ngayon na na-terminate ako, nag-forgood ako ng the oras. Kahit man lang sa kunting halaga doon sa bahay ko noon na pinaghirapan ko, pinag-ipunan ko, at least may income naman. O at least parang kahit iba yung nakatira ngayon, pero tumira naman kami doon. 5 years kaming tumira doon bago ko pinarent. So ngayon, yung unang nag-rent is 2 years, tapos ngayon may bagong nag-rent ulit. So, parang ganun lang. Hindi ko na mamalayan na pag buwan-buwan may matatanggap ako kahit konti. Para at least man lang makaka-recover ako doon sa mga pang-araw-araw ko. At syempre, hindi ko naiwasan na dahil sa biglaan kong pag-uwi. Meron akong mga, hindi naman tayo mabubuhay na walang utang. So, meron din akong utang. Kaya kailangan kong pag-ipunan. Kahit konti yung sahod natin dito sa Pilipinas, I'll try my best na unti-unting makakabayad para naman syempre
mabubuhay tayo ng tahimik at saka yung pinag-uutangan natin, hindi siya magsasama ng loob. Pero kahit man magagalit siya, I'll try my best kasi konti nga lang talaga yung sahod dito sa Pilipinas. Kaya magpa-part-time muna ako mag-agent. Kaya bili na kayo ng condo o kaya house and lot. Para naman ako, may pambayad utang. Pero kahit hindi natupad yung pangarap ko magkaroon ng condo, at least man lang, mag-encourage ko kayo na kumuha ng condo or house and lot. See you guys! This is Indigay72. Please subscribe naman guys. See you!